Hello mga Jang, isasama ko kayo sa mga kinakainan namin dito sa Santa Rosa. Nagpakarawas nga muna kami bago kami pumunta sa ating pupuntahan. At pagkatapos namin magpakarawas, pumunta na tayo sa SM. At nandito tayo ngayon sa SM Santa Rosa. Pumunta tayo ngayon dito sa Mr. Kimbab at titikman natin yung masasarap nilang pagkain dito. At dito naman sa kabila, umorder din kami dito. Parang Korean po din itong in-order namin dito sa kabila. Meron siyang noodles and merong bagnet. At may pampaanghang din siya katulad nung nilalagay sa bibimbap. 185 pesos nga lang palang isang order niyan dito. Yung isang maliit na kawaling yan, nilagyan na niya ng lechong kawali. Tama-tama ito guys sa malamig na panahon, lalo na at medyo malamig naman dito sa SM, kaya okay lang kumain ng gantong maiinit. Siguro mga 2 times na namin kumain dito at nagustuhan naman namin yung lasa. Kaya at parang paborito na nga ito ni Mars, ang kasama ko. Ayan oh. At nag-i-enjoy siyang humigop ng sabaw. Maanghang siya na sakto lang yung lasa, hindi masyadong maalat at medyo half-cook lang yung gulay. Tapos meron siyang bagnet at sarap, yun ang papasarap dito yung bagnet at saka yung anghang. Katamtaman talaga siyang higupin sa taglamig. Dito sa SM guys, marami kang opsyon. Magkakalapit lang yung fast food dito sa second floor. Marami kang pamimili ang pagkain. At tinikman din namin dito yung lumpiang sariwa. Katamtaman lang yung lasa, sakto lang yung tamis. At nung nakaraang kain namin dito, umorder din siya ng lumpia. Tapos umorder ulit siya. Number po. At finally guys, nandito na yung ating order na bibimbap at japchae. Yan, tikman na natin siya. So sa talaga siguro kaya ang mga Korean, medyo slim talaga. Siguro dahil din sa kinakain nila, yung sa culture ng food nila, sobrang healthy, no? Tsaka laging gusto nila may maanghang, katulad nitong nilalagay natin dito sa ibabaw. Or siguro din hindi sila mahilig kumain, hindi katulad ng Pinoy talagang mahilig kumain. Kaya nga nauso-uso yung food laging, ano. Kaya mapapasana all, slim ka na lang. Kompletos recados na ngayon guys, merong gulay, merong beef, may egg, at may rice, ayan. Merong corn, at eh, mekos-mekos na nga natin yan. And it's tasteless na yan ni Miss Marge. Pero itong bibimbap nila, panalo yung lasa nito pagka lalo na pagka minekos-mekos mo na siya. Sobrang swak ng lasa nito, katamtaman lang. Lalo na pag binasag mo na yan, yung egg na yan, nagme-melt niya sa mouth natin kapag ka... Ito naman guys yung japchae nila, masarap, mabip, tsaka ano, lasang-lasa mo yung sesame oil at yung bip na lasa. Kung gusto mo nga rin niya matikman guys, pumunta lamang kayo dito sa SM Santa Rosa, sa second floor, sa may mga food court. Tabi-tabi lang dito sila guys. Marami kayong pagpipilian dito at magdala na nga rin tayo ng budget pag pumunta dito dahil matatakam talaga tayo sa mga pagkain dito. Pagkatapos nga natin dito guys sa second floor, matapos natin kumain, bababa naman tayo sa first floor para tikman din yung mga dessert doon. Ayan, tikman natin itong ice cream sa DQ, tikman natin. At masarap yung ano dito, yung may almonds. Yung favorito natin dyan. Favorito. At tinistick mo nga rin guys kung hindi nga talaga matatapon tong DQ na to. So ngayon guys, dumako naman tayo sa Tagaytay. Tikman naman natin ang maiinat na sabaw na putahe dito sa Tagaytay na nagsasarapang bulalo. At hindi nga ako galit guys, nagpapaliwanag lang ako. Masarap ang pagkain dito sa Tagaytay. At dito nga pala ito guys, sa Garden Park sa Tagaytay. Dito sa malapit sa katapat ng mga hotel. Malalaking hotel dito sa may pataas papunta sa Tagaytay. I-search nyo lang, Garden Park, dadalhin na kayo dito sa kainan na to. Dito nga yung order kami ng isang order na isang nasa kawang maliit. Ayan. At ito ay, alam ko na sa 1,000 plus yung isang ganitong order. At meron nga nagbigay sa amin ng cake. Shout out kay Ma'am Ann. Salamat po sa pa-cake sa susunod na birthday ulit. Char. Masarap nga kumain dito guys dahil matatanaw mo yung lawa dito sa may Bulkang Taal. At malamig dito. Masarap yung simoy ng hangin. Masarap talaga humigop na sabaw. Magtungo naman ulit tayo guys sa Santa Rosa, Laguna. Dito sa may Puok, Santa Rosa, Laguna. So dito talaga kami pumunta guys kapag nagki-crave kami sa sangyupsal. Siguro mga 6 times na namin na kumain dito at hindi naman kami nagsawang
bumalik-balik dahil masarap yung pagkain dito. Sa mga gustong kumain nga dito, guys, alam ko may schedule yung pag-open nila dito. Kaya mas maganda bago kayo pumunta dito, mag-inquire muna kayo sa kanilang page. At para malaman nyo kung kailan sila open at hindi. Ang palagi nga na pala namin order dito, guys, ay yung set na unlimited. Unlimited sa lahat, maliban sa cheese. Masarap yung kimchi nila dito, guys. Halos naman lahat masarap yung kanilang nakaset. At bukod sa lahat, yung servisyo nila dito, okay yung service nila dito. Alam ko, dinarayo rin to, guys, ng mga taga iba't ibang lugar sa maiksing panahon na pagtatayo nila ng sangyup dito sa Santa Rosa. Parang dinadayo na rin siya ng mga taga ibang lugar. Hindi naman halatang masarap, guys, dahil ilang balik na nga kami dito. Dahil nagustuhan namin yung lasa. Hindi ito sponsor, guys, ha. Ito ay talagang tinangkilik lang din namin dito. Dahil siyempre, pag masarap, babalik. Dumako naman tayo, guys, sa bandang Batangas at hanapin naman natin itong napakasarap na chow mein na natikman ko dito sa may FPIP Gate 1. So, masarap itong chow mein to. At makikita mo naman, hindi tinipid sa ingredients yung kanilang. Nakabukod yung sabaw niyan, guys, pag gusto pa rin ng sabaw. Saktong-sakto lang yung luto niya, yung lasa, yung alat at yung pansit nila dito, guys. Sariling gawa yata nila to kasi ang sarap ng lasa niya. May atay din ng baboy. At pipisain natin tong siling ito na may sibuyas at kalamansi. Lalagyan pa natin niya ng tuyo para swak na swak yung lasa. At ano pang hinihintay natin, guys, tikman na natin ang chow mein ng Batangas. Natakam ka na ba? First bite? So, kung hindi ka pa nakasubscribe sa akin channel, guys, don't forget to subscribe my channel. Max TV, God bless!